Top 10 Philippine universities na mas prefer ng ating mga employers, na mas ginugusto at binibigyan kaagad ng pagkakataon. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Pag sinabi nating top 10 universities, hindi naman po ibig sabihin na kung hindi ka graduate ng top 10 na universities na ito, ay hindi ka na pipiliin o hindi ka na matatanggap. Depende pa rin yan sa abilidad mo, tsaka sa kasipagan mo, at kung paano mo ipresenta ang sarili mo during the interviews. Pero right now, ipresent muna natin itong 2022 list ng top 10 universities na kadalasan ay pinipili ng mga HR o Human Resources Manager. Number 10 in the list is Far Eastern Universities, o yung tinatawag nating the Tamaraws, no? At maraming mga bachelor degrees ang inaalok ng FEU, at marami kayong pagpipilian na kurso na pwede niyong aralin o tapusin, at ito po yung mga sikat na graduate ng FEU. Una dyan si I.I. De Las Alas na sikat na artista, si Vice Ganda, of course, ang number one na TV host natin. Of course, si Maha Salvador, isa ring sikat na artista. Si Henry C. na may-ari ng SM dati, na yumaong si Henry C. Of course, si Lucio Tan, yung may-ari ng Philippine Airlines, saka Philippine National Bank. At si former Chief Justice Artemio Panganiban. At ang Pangulo at namumuno sa San Miguel Corporation, si Ramon Ang. Yan po yung mga top graduates ng Far Eastern University na sikat at kinikilala. Pumunta naman tayo sa number 9 in the list. Ang number 9 in the list is University of the East, yung tinatawag nating Red Warriors. So sino-sino naman ang mga top graduates dito? Ang University of the East normally nakikilala yan hindi lamang sa business courses like accounting, pati na rin sa nursing. Sino ang mga top graduates na kinikilala? Una, si Sian Lim, isang artista. Si James Yap, isang basketball player. Si Andrew Tan, ang bilyonaryo may-ari ng Megaworld sa Emperador. Si Robert Jaworski, yung the legend sa basketball na tinatawag natin. At ang sikat na broadcaster na si Erwin Tulfo, na ngayon ay kalihim na ng Department of Social Welfare Department. And of course, si former Chief Justice Lucas Bersamin, at isa pa ring aktor na sikat si Christopher De Leon. Yan po ang number 9 sa listahan natin, ang University of the East. Pang-8 sa ating listahan is ang PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sino po naman ang mga sikat na graduates dito? Ito po ay marami ring kurso kayong pwedeng kunin sa PLM. Varied po at diversified din ang mga course offering nila. Ito po ay pag-aari ng Lungsod ng Maynila at pinapatakbo ng Lungsod ng Maynila. Ito po yung mga sikat na graduates naman ng PLM. Of course, si former Senator Ping Lacson, ang former mayor ng Maynila, si Isko Moreno, ang former presidente ng Central Escolar University, General Ricardo De Leon, si Ali Atienza na former councilor at dating konsehal ng Maynila, si Ray Manonso na dating Caloocan mayor, at si Wilma Galvante ng GMA 7, isa sa mga pinakamataas opisyal ng Channel 7. Ngayon, pumunta naman tayo sa pang-7, number 7, Mapua University. Ang Mapua University ay kinikilala sa mga engineering courses, pero marami na rin silang mga kursong inaalok sa mga gustong mag-aral doon. Sino naman ang mga sikat na mga graduate ng Mapua? Isa dito ay si Dado Banataw. Isa siyang isang Pilipino naging bilyonaryo at sikat sa Silicon Valley sa USA. Isa siyang napakahusay na investor. At pangalawa dito, mga sikat, si Governor June Ebdani ng Zambales na dating Chief PNP nung panahon. At of course, ang may-ari ng Sesto, yung mga Sesto drinks, si Alfredo Yao. At yung ating dating chess tournament king or leader or tinatawag nating magaling sa chess na si Eugene Torre. Yan ang mga sikat naman na graduate sa Mapua University. Pumunta tayo, dumako tayo sa pang-anim na university. Ito naman yung PUP, Polytechnic University of the Philippines. Normally, pag graduate ka ng PUP, sinasabi nilang scholars of the nation ka. Isa kang scholar dahil nga kadalasan napakababa ng tuition o minsan walang tuition dahil karamihan sa kanila scholar talaga ng bayan. Sino-sino naman ang mga sikat na graduate ng PUP? Dito ay kinikilalang si Bayani Agbayani, isa yan sa mga sikat na graduate. Aljo Bendijo,
Si Ted Filon na sikat na broadcaster. Of course, si Satur Ocampo, yung progresibong grupo. And then, of course, si Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord. And then, of course, yung aktor na ngayon dating naging mayor ng Ormoc at ngayon kongresista ng Ormoc, si Richard Gomez. Yan po ang mga sikat na graduate ng PUP. Pumunta tayo sa panglima. Ang panglimang universidad na kinikilala at kinikilingan ng mga employers or mga HR, yung University of San Carlos. Ito po ay sinimulan noong pang 1595. So, napakahaba na po nito. Halos 500 taon na sila. At ang mga sikat na graduate naman nito ay si Chief Justice, former Chief Justice Hilario Davide, pati na ng kanyang anak, na naging gobernador din ng Cebu Province. Si Gokong Wei, John Gokong Wei, may-ari ng Universal Rubina at sa Cebu Pacific. Si Serge Osmeña at si Vicente Rama na kauna-unahang naging alkalde ng Cebu City. Yan po ang mga sikat na graduate ng University of San Carlos sa Cebu City. Pang-apat po, dumako tayo sa pang-apat. Ang sumusunod is UST. UST is one of the oldest universities. Isa po sa pinaka-naunang universidad sa ating bayan, founded in 1611. Sino naman po ang mga sikat na graduate dito? Sila Piolo Pascual, Isa Calzado, Miriam Quiambao na naging Miss Universe, si President Diosdado Macapagal, naging Pangulo natin, ang dating Chief Justice si Renato Corona, ang bayani natin si Jose Rizal, ang naging Pangulo din natin na si Manuel Quezon at isa pang bayani si Apolinario Mabini. Ang UST ay kinikilala naman sa larangan ng siyensya, ng medisina at accounting, business graduate, nursing. So, napakarami silang kursong inaalok din sa iba't ibang field o iba't ibang larangan ng ating pag-aaral. Pangatlo sa listahan natin ng top universities is De La Salle University. Ito naman yung tinatawag natin mga Green Archers. Sino naman ang mga sikat na graduate dito? Mga artistang si Carla Abellana, Enchong D, at yung dati nating senadora na si Laila De Lima, broadcaster na Mike Enriquez, Iya Villana, si Danding Cuanco na bilyonaryo at naging chairman at CEO ng San Miguel Corporation bago siya yumao. At of course, si Pinky Webb na isa ring broadcaster at ang bilyonaryo na may-ari ng Soler Hotel at International Container Terminal na si Enrique Ricky Rason. So yan po yung mga sikat na graduate ng De La Salle. Normally, ang De La Salle naman ay kinikilala sa mga business courses, accounting courses, at ngayon pati engineering courses at law. Meron na rin po sila niyan. So yan po number 3 sa listahan. Pangalawa sa ating listahan, or number 2 in the list, is Ateneo de Manila University. Ang Ateneo de Manila University ay kinikilala lalong-lalo sa mga law courses at mga business courses. Ngayon, tingnan natin kung sino yung mga sikat na nagtapos o kinikilalang alumni ng Ateneo de Manila University. Of course, ang dati nating Pangulo na yumao na si Noynoy Aquino, ang dati nating Pangulo na yumao na rin si Fidel V. Ramos, at ang mga artistang si Chris Aquino at Dingdong Dantes at Leia Salonga, at of course, ang dati nating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo, at of course, ang bilyonaryo at sikat na si Manny Pangilinan na nagpapatakbo ng PLDT at Meralco Group. Yan po ang mga sikat na graduate o mga kinikilalang alumni ng Ateneo de Manila University. Ngayon, dumako na tayo sa number 1 in the list. Ang number 1 in the list is University of the Philippines. Kilala ang University of the Philippines sa iba't ibang sangay ng siyensya at pag-aaral. Kilala sila sa law, kilala sila sa medicine, sa nursing, sa engineering, sa accounting. Tinitingala sila pagdating sa mga graduate nila sa mga ganitong kurso. Sino naman ang mga sikat at kinikilalang nagtapos o mga alumni ng University of the Philippines? Ang dati nating Pangulo, si Ferdinand Marcos, na ama ng ating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos. Ang ating Secretary for Finance sa dating Central Bank Governor na si Benjamin Diokno. Ang ating dating pangalawang Pangulo na si Lenny Robredo. At of course, ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Si Kiko Pangilinan na dating nating Senador. Si Vilma Santos na isang sikat na artista at naging dating kongresista rin ng Batangas. Si Arnel Ignacio, Karen Davila na sikat na broadcaster. At ang dating alkalde ng Quezon City na si Herbert Bautista. Yan po ang mga sikat na graduate sa University of the Philippines. So, mga kababayan, marami pong salamat. Ito po si Mike Rosay, ang inyong dad ng bayan. Yes.